Bakla, ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa krimen na naganap sa binangon ng Rizal kung saan patay ang isang first-year college student ng Polytechnic University of the Philippines o PUP, Santa Mesa. Ito'y matapos sa pagnakawan at pagsasaksakin pa sa kanilang bahay sa binangonan. Exclusive, nagpapatrol, Dennis Datu. Hindi masukat ang sakit na nararamdaman ni Lolo Norberto sa brutal na pagkamatay na sinapit ng kanyang 18-anyos na apo na mula sa pagkabata ay siya na ang nag-aruga. Masakit talaga, hindi ko matanggap. Minsan pag nag-iisa ako, nalalaglag na lang yung luha ko. Linggo ng hapon, natagpuan ang dugo ang bangkay ng biktimang si Luis Udet de la Cuesta sa kwarto ng kanilang bahay sa barangay Tatala sa binangonan Rizal. Kung pera lang yung kanyang kailangan, kinuha na lang niya. Kasi yung apo ko, naging isang anak yan eh. May maganda pang kinabukasan yan dahil una, simula ng nag-aral yan eh, talagang consistent honors eh. First year college student sa PUP Santa Mesa ang biktima na kumukuha ng kursong banking and finance. Sabi ni Lolo Nestor, lumabas lang siya ng bahay dahil may bibilhin sa hardware store. Pero pagbalik niya, bumulaga sa kanya ang bangkay ng apo na tadtad ng saksak. Ang ating biktima ay nagtamo ng 10 na stab wounds, palo sa ulo, lacerated wound. Wala pong panggagahasa na ginawa sa ating victim. Nawawala ang cellphone at wallet ng biktima. Hinala ng mga pulis pag nanakaw ang motibo sa krimen. Sa CCTV video sa labas ng bahay ng biktima, maririnig pa ang pagsigaw nito. Nakita rin ang mga suspect nang pumasok sa bahay, pati na ang pagtakas ng isa sa kanila. Ayon sa mga pulis, apat ang mga suspect na pawang mga trabahador sa pinapagawang bahay ng lolo ng biktima. Mayroong part ng bahay na parang itutulak mo lang yung yero ay makakapasok ka na. Dahil po para po sa kaalaman ng lahat, yun kanila pong bahay ay ginagawa under construction, tapos sa kanilang compound, mayroong silang mga trabahador, construction worker. Naaresto na sa follow-up operation ang dalawa sa mga suspect na sinampahan na ng reklamong robbery with homicide. Na-recover din ng mga pulis ang kutsilyo na ginamit sa krimen. Solong anak ang biktima na nagtatrabaho ang kanyang single mother na ina bilang household worker sa Hong Kong. Habang ako'y nabubuhay, mananatili siya sa aming puso at isipan. Ano po na luha ko? Ayaw talaga ako. At hindi ako titigil hanggang hindi nabibigyan ng hustisya yung nangyari sa kanya. Patuloy na tinutugis ang dalawa pang suspect na sinampahan na rin ng reklamo. Dennis Datu, ABS-CBN News. Nasunog ang isang residential area sa Recto, Maynila. Dahil dito, pansamantalang pinaikli ang biyahe ng LRT2. At live po mula sa Maynila, nagpapatrol si Jack Bataliones. So Jack, kamusta na ang sitwasyon dyan at nagbalik na ba sa normal ang biyahe ng LRT2? Okay, Henry, sa mga oras na ito, patuloy na nababawasan nga yung mga fire trucks dito sa kanto ng Recto Avenue at Quezon Boulevard, Santa Cruz. Dahil nga idineklara na ng BFP-NCR na fire under control ang sunog na ito bago mag 5:30 ng hapon kanina. Ngayon, Henry, tukol naman sa biyahe ng LRT2, sa mga oras na ito ay hindi pa rin umaabot dito sa Recto Avenue Station ang mga bagon ng LRT2. So, ibig sabihin, pinaiksi pa rin yung kanilang biyahe. Sa nakikita kasi natin dito sa ating likuran, bagamat fire under control na ang sunog na ito, ay may usok pa rin tayong nakikitang lumalabas mula dun sa nasunog na residential area. Kanina nga, Henry, no, malayo pa lang ay tanaw na ang maitim at makapal na usok na nanggagaling sa nasusunog na residential area sa kanto ng Recto Avenue at Quezon Boulevard pasado alas 3 ng hapon.
Bagamat Henry, hindi naman talaga gawa sa light materials sa mga bahay dito, ay marami sa kanila gawa din sa bato, pero dikit-dikit ang mga bahay dito, kaya mabilis na kumalat ang apoy. At bago pa mag-alas 4 ng hapon ay inakyat na sa ikalimang alarma ang sunog. Ibig sabihin, Henry, nasa hindi bababa sa 20 fire trucks ang rumisponde sa sunog, at mabilis talaga ang kanilang pagresponde, Henry, dahil bukod sa malapit ito sa Recto Avenue Station, ilang metro din lang ang layo nito mula sa Manila City Jail. Agad na lumikas ang mga residente na nakatira doon sa affected residential area na iyan. Yun nga lang, sa pagmamadali nila, Henry, hindi nila naisalba ang kanilang mga kagamitan. At ngayon, dyan muna sila sa bangketa nanunuluyan dahil nga ongoing pa ang cleaning up operations ng BFP. At nagpatupad nga ng provisionary service ang LRT2 dahil malapit nga lang ang sunog sa kanilang istasyon. Kaya ang biyahe, Henry, hanggang sa mga oras ito ay Antipolo hanggang Ligarda and vice versa. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa sunog, pero ongoing pa ang investigation ng mga arson investigators. And Henry, mapunta naman tayo sa traffic situation dito sa ating kinatatayuan. Kung kayo ay manggagaling dyan sa may Ligarda at pupunta kayo dito sa may Divisoria area, yung westbound lane netong Recto Avenue ay hindi pa rin nadadaanan sa mga oras na ito dahil nakaharang pa rin doon ang mga fire trucks sa mga oras na ito. Kaya kung kayo ay pupunta sa Divisoria ng mga oras na ito, ay pagdating dyan sa may Morayta, nakita natin pinaliliko na ang mga sakyan or maghanap na kayo ng mga ibang alternatibong ruta. Henry. Maraming salamat, Jack Bataliones. Samantala, 6 na bahay po naman ang nasunog sa magkakahiwalay na insidente sa Lucena City. Sumiklab ang unang sunog sa residential area ng barangay Ibabang Iyam, Martes ng umaga. Ayon po sa Lucena Bureau of Fire Protection, 3 bahay na gawa sa light materials ang natupok, at kinagabihan nasunog ang isang abandonadong bahay sa barangay 9 at mabilis na kumalat ang apoy sa mga katabing bahay. Walang nasaktan sa 2 insidente ng sunog. Sa ibang balita naman, inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pag-alis sa value-added tax o VAT sa 21 gamot, kabilang na ang para sa cancer, diabetes, mataas na kolesterol, hypertension at tuberculosis. Ikinatuwa ito ng Department of Health dahil makatutulong umano ito sa pagpapababa ng gastusin ng mga may sakit. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Higit 2 dekada nang may maintenance medicine ang 58 anyos na si Noemi. Nasa lahi kasi nila ang mga namanan niyang sakit, kabilang dito ang pagiging diabetic, pagkakaroon ng mataas na kolesterol at uric acid, at ang pagiging high blood. At dahil sa dami ng iniindang karamdaman, mas prioridad niya ngayon na mabili ang kailangang gamot kaysa sa pangangailangan sa bahay. Kailangan ko mag-budget ng mga 10,000, ganun. Sabi ko, ano bang gagawin ko nito? Hindi pa umaabot yung pera ko ng ganun kalaki. Minsan bumibili na lang ako ng gamot. Kulang-kulang na lang. Napakahirap magkasakit. Kaya yung iba namamatay na lang kasi hindi nakakainom ng gamot. Kasi nga, napakamahal ng mga gamot. Pero may good news para sa mga gaya ni Noemi. Sabi ng BIR, 21 gamot ang tinanggalan ng value-added tax o ng VAT. Kabilang dito ang gamot sa diabetes, kolesterol at high blood. Ayon sa BIR, inilabas ang bagong revenue memorandum circular sa mga naturang gamot matapos i-endorso ng Food and Drug Administration ang dagdag o update sa naunang listahan ng mga produktong exempted sa VAT. Sabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., bahagi ito ng serbisyo sa mga taxpayer na ginagarantiyahan ng batas. Ayon sa isang doktor, malaking bagay ito sa mga senior citizens at iba pang may karamdaman. Napakalaking tulong nito sa mga elderly population natin. Doon naman sa mga medyo may bata-bata pa pero medyo meron ng ganitong mga comorbidities. Aminado si DOH Secretary Ted Herbosa na problema ang kawalan ng pambili ng gamot ng marami, kaya naman ikinatuwari ng kagawaran ng exemption sa VAT dahil maaari nitong mapababa ang presyo para maibsan ang hirap ng mga may sakit. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Muling binuhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang usapin ng paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas.
agad itong kinontra ng ilang mambabatas. Ayon naman sa ilang eksperto, hindi ito posibleng mangyari sa ilalim ng saligang batas. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Sa gitna ng palitan ng maanghang na salita ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte, may panibagong banat ang dating Pangulo. Gusto niyang isulong uli ang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas o tinatawag na secession. Bagay na binuhay niya sa kabila ng pag-arangkada ng People's Initiative para sa charter change. The only reason na bakit kami talagang disappointed is ang pera ng bayan. Inuubos kung anong pinaggagawa. But of course, kung mag-separate independent to at magpuntahan lahat dito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. So, for us on its growing years, you have to restrict. But you can come. Mga taga-Luzon, Visaya, we will not deny you. Ayon sa dating Pangulo, ang kanyang dating House Speaker na si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang mangunguna sa pagpapapirma sa mga tao. Walang gulo, definitely. Gagawin namin, kailangan kahit na mahirap gawin yung ikutan yung buong Mindanao para ipaliwanag sa lahat ng mga taga-Mindanao kung bakit namin ginagawa ito. Para sa ilang law professor, bagamat naging posible ang secession sa ibang bansa, hindi ito naayon sa konstitusyon ng Pilipinas. Legally, we cannot declare an area of the Philippines separate from the Republic of the Philippines. So yan is a crime, no, against public order. No? Pero very remote, talagang exceptional, kailangan pahintulutan ng bansa na may humiwalay sa kanya bago siya maging posible. Hindi siya legally possible under the Philippine Constitution. Ang isa pang tanong, rebellion o sedisyon na ba ang mga sinabi ng dating Pangulo? Technical kasi ang definition ng sedisyon sa revised penal code, ano siya, kailangan may force, intimidation, yung ganung klase ng level ng activity. Kung ang level lang naman ng activity dito ay pagngalap ng signatures, hindi siya mag-rise to that level. If he keeps on reiterating, Adrian, his call for secession, and there are actually movements that would actively seek the separation of Mindanao from the Philippines, I think it's already a crime. Ilang mambabatas din ang kumontra sa panukala ng dating Pangulo, gaya ni Senate President Juan Miguel Zubiri na tubong Mindanao. With due respect to the former president, I think right now the last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa. Tutol din ang kapwa Mindanaoan na si Senador Coco Pimentel na nagsabing kailangang manatiling buo ang bansa. Bukas naman sa panukala si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Hindi madaling gawin yan, ano, yung secession ng island of Mindanao, but it's also probably worth it to look into it, no? Pag-aralan, tingnan natin kung ano ba yung benepisyo ng mga Mindanaoan dito. Tumanggi namang magkomento si COMELEC Chairman George Garcia sa balak na pangangalap ng pirma para sa paghiwalay ng Mindanao, katulad sa pangangalap ng lagda para sa People's Initiative. Sa bandang huli po kasi ang susundin nating lahat, kahit ang COMELEC, ay ang ating Philippine Constitution. And therefore, lahat ng mga pagbabago sa Philippine Constitution ay kinakailangang dumaan sa proseso. Wala pang komento ang Administrasyong Marcos sa panukalang humiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Gretchen, ano ang bagong proyekto ng Pinay actress na si Ruby Ruiz matapos ang series na Expats kasama si Nicole Kidman? Ati B, matapos ang matagumpay na performance ng award-winning actress na si Ruby Ruiz sa Expats, muli itong bibida sa isa pang international film. Ibinahagi naman ng apo ni Senator Juan Ponce Enrile o dating Senador Juan Ponce Enrile ang mga paghahanda para sa kanyang 100th birthday at ang sikreto sa kanyang long life. Nagpapatrol, MJ Felipe. Ngayon pa lang, excited na si Tiana Cocker sa 100th birthday ng kanyang lolo na si dating senador at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa February 14.
Ibinahagi ni Tiana ang secret to long life ng kanyang lolo at kung alam ba ng dating senador ang mga nagkalat na memes o jokes tungkol sa kanyang edad. We see all the memes. My favorite one was I saw this tweet where it was JPE outlives Cat Neil. I've never really seen him eat anything fried. He's always drinking warm water. He's just very healthy. Soups, lots of seafood, and he also makes sure that he keeps his mind stimulated. Namana ni Tiana ang talento sa pagkanta mula sa kanyang lola Armida si Gion Reyna. Balikbansa naman ang award-winning actress na si Ruby Ruiz matapos ang premiere ng series na Expat sa New York City kung saan nakatrabaho niya si Nicole Kidman. Para kay Ruiz, ito ang kanyang biggest break. In my entire life, not just my career, sobrang life-changing yung experience that I had with expats. Because who would have thought at the age of, I was 61 then, that I would still have this break. Pagkatapos ng expats, isa na namang malaking proyekto ang pagbibidahan ni Ruiz. I'm doing an international film with a Filipino-Australian director. They gave me the privilege to suggest names. Oh, wow. Of people that I'd like to work with. All Filipino ang casting at dito sa Pilipinas, kukunan ang buong pelikula na ibibida sa international festivals. Good morning. Sa Baguio City naman, kinuna ng pelikula ni na Julia Barreto at Aga Mulak na ikaw pa rin ang pipiliin ko. Isang aspiring singer ang role ni Julia na na-inlove sa kanyang music professor. Batid ni Julia ang reaksyon ng mga nakapanood ng trailer. Not trying to normalize anything. We're not trying to advocate anything. It wouldn't have jumped in a production thinking, knowing. We wouldn't have done this if we knew that it would send the wrong message in any way. Tampulan naman ang tuksuhan ang trivia na si Julia na ang pang-apat sa mga Barreto na nakatrabaho ni Aga. He worked with all of us. Yes. Wow, amazing. Great to know. I didn't know that. Valentine offering ang pelikulang ito at dagdag sa simoy ng Feb-ibig ang mga kanta ng award-winning composer na si George Canseco. MJ Felipe, ABS-CBN News. Arestado ang lalaking nagpanggap na dentista at nag-aalok ng libreng pagpapagawa ng braces kapalit ng panghalay sa mga pasyente nito. Ayon pa sa pulisya, mga minor de edad ang naging target ng suspect. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Agad na binasaan ang matauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ng kanyang karapatan ang dental technician na inaresto sa isang bahay sa Malabon. Matapos makita ang mga malalaswang larawan ng mga menor de edad na lalaki sa kanyang cellphone, hinihain ang search warrant sa bahay ng suspect. Matapos siya ireklamo ng dalawang menor de edad ng pangahalay, kapalit ng libreng pagpagawa ng braces sa ngipin. Alam mo naman yung technician, yung gumagawa ng postiso, gumagawa ng braces, yun ang panggap niya eh. So, kaya yung nainganyo yung dalawa, iba pala yung hinihingi niya bago gawin yung paggawa ng braces for the... Naunang mag-alok ng libreng services ng braces sa social media ang suspect. At maraming kumagat agad sa promo, kabilang na ang ilang kabataan. Pero wala silang kaalam-alam na may matinding kapalit palang libreng braces. Target talaga nitong ganitong modus nung, ay yung mga minor, tawag nga dyan ng international term na ginagamit, ay sexual predator yan. Predator ito na nag-aabang lang na kung sinong pwede niyang mabiktima. Bukod sa cellphone na recovered na ebidensya mula sa suspect, ay ilang resibo mula sa remittance outlets at mga gamit pang dentista sa paggawa ng mga braces tulad ng braces wires, dental glue at mga connectors. Pinuntahan ng news team ang suspect sa PNP Anti-Cybercrime Group Detention Center. Pero naka-isolate ito matapos magpositibo sa COVID. Sinampana ito ng reklamo child abuse at child exploitation sa piskalya. Payo ng pulisya lalo na sa mga kabataan, mag-ingat sa pakikipag-usap online. We don't have to engage yung mga ganitong nakikita natin na akala nyo ay mabuti yung kausap nyo sa online. Hindi naman po ito face-to-face na pwedeng baguhin yung itsura, pwedeng palitan ng mukha, pwedeng palitan ng boses.
Dagdag ng PNP, dapat ding i-monitor at gabayan ng mabuti ng mga magulang ang kanilang mga anak lalo na sa paggamit nito ng social media. Ziana Brosio, ABS-CBN News. Pinagtibay ng Pilipinas ang ugnayan sa Vietnam nang pirmahan ang isang kasunduan para payapang tugunan ang anumang issue sa South China Sea. Yan ang isa sa mga ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbabalik mula sa 2 araw na pagbisita sa bansang Vietnam. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Tahimik na nakabalik sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang madaling araw mula sa kanyang 2 araw na state visit sa Hanoi, Vietnam. Ipinagmalaki ng Pangulo na naging produktibo ang kanyang pinakahuling biyahe sa labas ng bansa na layong patatagin ang strategic partnership ng Pilipinas sa Vietnam. I met with His Excellency Vo Van Thong, President of Vietnam, and we discussed areas of cooperation including defense, maritime, trade and investment, economic, education, tourism, and culture. We also witnessed the exchange of several agreements, including on rice, agriculture, culture, and maritime cooperation. Kumpiyansa ang Pangulo na malapit nang maisapinalang isang bilateral code of conduct sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam pagdating sa South China Sea. Ito ay matapos pirmahan ang magkahiwalay na kasunduan patungkol sa incident prevention at management sa South China Sea, pati na para sa maritime cooperation sa pagitan ng mga Coast Guard ng 2 bansa. Ayon kay Marcos, ito ay para masiguro na maiiwasan ang anumang gulo sa pagitan ng 2 bansa na parehong claimant sa pinag-aagawang Spratly Islands. Basta't ang ating usapan with Vietnam is pagka meron tayong maliwanag na paraan kung paano pag-usapan para hindi lumaki ang gulo. Hindi naman tayo talaga we don't have any confrontations with Vietnam, as a matter of fact. Despite the fact that we have conflicts in territorial waters, about territorial waters, but it has never gone beyond any diplomatic contacts. Nilinaw ng Pangulo na ang kasunduan ay sa pagitan lamang ng Pilipinas at Vietnam at hindi kasama ang ibang bansa. Matatandaan na ilang taon nang isinusulong ang pagkakaroon ng isang code of conduct sa mga bansa ng ASEAN at China, pero hindi pa rin ito na isa sa pinal hanggang ngayon. Kung hindi natin matapos ang code of conduct with ASEAN and China, ay sabi ko, gawin natin bilateral lang muna ng members of ASEAN para naman hindi na natin kailangan alalahanin na magkakaproblema tayo sa Vietnam, magkakaproblema tayo sa Brunei, magkakaproblema tayo sa Malaysia, etc. etc. Pinirmahan din ng 2 bansa ang isang rice trade cooperation agreement kung saan nangako ang Vietnam na susuplayan nito ng hindi bababa sa 1,000,000 metriko toneladang bigas ang Pilipinas sa murang halaga sa susunod na 5 taon. Naging positibo rin ayon sa Pangulong kanyang pakikipag-usap sa business groups mula Vietnam na nagpahayag ng interes na mamuhunan sa bansa. Isa sa mga nagpahayag ng interes sa bansa ang pinakamalaking private conglomerate ng Vietnam na Vin Group na plano umanong mamuhunan sa battery production technology at electric vehicles sa Pilipinas. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang update sa low pressure area na nagpapaulan sa Mindanao at hanggang kailan pa ito magpapaulan? At ibinananatili sa ibaba ng Mindanao sa labas ng bansa ang low pressure area. Kanina alas 4 ng hapon, ito ay nasa layong 130 kilometers timog ng General Santos City. Posibleng hanggang Biyernes pa po ito magpaulan dyan sa Mindanao. Mababa ang chance nito na pumasok ng Philippine Area of Responsibility o maging bagyo. Pero kapamilya, sumunod po sa otoridad kung pinapalikas na dahil nananatiling mataas ang banta ng mga pagbaha, lalo po sa tabing ilog, tabing sapat, estero at lalo
landslide naman sa gilid o dalisdis ng bundok. Samantala, malamig pa rin po sa Luzon kaninang umaga, 12.6 degrees Celsius sa Baguio City at 13 degrees sa La Trinidad Benguet. Tayo naman sa Metro Manila, 20.1 degrees Celsius dito sa Quezon City. Sa paghina at pag-atras po ng amihan, ang mainit na easterlies mula sa Pasipiko ang makakaapekto sa bansa sa mga susunod na araw. Magdadala po ito ng maalinsangang panahon at thunderstorms sa hapon o gabi. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, Huwebes, buong araw pang maulan sa Mindanao. Posible po ang matitinding mga pag-ulan sa Davao Region, Agusan, Bukidnon at maging sa may Soccergen. Sa Visayas, may kalat-kalat na ulan sa Siquijor, dito po sa may Western Bohol, Southern Cebu at sa may Southern Negros mula po umaga hanggang tanghali. Buong araw namang mababa ang tsansa ng ulan sa buong probinsya ng Palawan. Meron pa namang aasang mahihinang ulan sa Cordillera, sa Cagayan Valley, maging dito po sa may Aurora, Quezon at Oriental Mindoro dahil pa rin yan sa amihan. Tayo po sa Metro Manila, medyo maulap bandang umaga at sa hapon pero sisikat po ang araw at hanggang gabi mababa ang tsansa ng pag-ulan. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang mga pagbaha at landslide sa ilang bayan sa Davao Region dala ng masamang panahon. Kita sa drone shots ang malawak na baha sa Caraga, Davao Oriental. Maraming lugar din sa Mati City ang lubog sa tubig at inilikas na ang mga apektadong pamilya sa mga evacuation centers. Sa bayan ng Baganga, nakuha na ng video ang lalaking ito na pilit tinatawid ang kanyang motorsiklo sa malakas na ragasa ng baha. Pero tinangay din siya ng tubig. Buti na lang, nasagip ang lalaki at nagtulong-tulong ang mga residente na makuha ang inanod niyang motorsiklo. Nasira naman ng malakas na agos ng ilog ang hanging bridge na ito sa barangay Andat, New Bataan, Davao de Oro. Habang sa bayan ng Maragusa, nakuhanan pa ni Jaina Flor, matunhay ang aktwal na pagguho ng lupa mula sa bundok matapos itong lumambot dulot ng walang tigil na pag-ulan. May dalawang residente naman ng barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental ang nawawala matapos magkaroon ng landslide roon. Dalawang linggo nang nasa ilalim ng state of calamity ang Davao de Oro, Davao Oriental at Davao del Norte dahil sa epekto ng shear line na pinalitan na ngayon ng trough extension ng low pressure area. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya. Ilang araw na nagkakagulo ang mga residente sa barangay San Nicolas sa bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro. Ito po ay matapos magsulputan ang tunet-tunelad ng isdang tambakol. Malalaki ho yan. At gulyasan o skipjack tuna sa dagat. Kanya-kanyang bitbit ng mga banyera at timba ang mga residente para paglagyan ng mga isda. Ayon kay Sablayan Mayor Walter Bong Marquez, pumasok sa mga baklad ang mga tambakol at gulyasan dahil hinahabol ng mga ito ng mga maliliit na isda bilang, o hinahabol nito yung mga maliliit na isda bilang pagkain na ipinunla naman ng lokal na pamahalaan. Nasa 30 tonelada na ng mga isda ang nahuhuli simula lamang nitong Martes hanggang ngayong Miyerkules. Binansagan na ring Tuna Highway ang bayan ng Sablayan dahil sa taunang pagdagsa ng mga isda sa naturang lugar. Tahas ang sinabi ni dating pulis at dati ring miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas na si Vice President Sara Duterte umano ang utak sa Oplan Tocang sa Davao City nung siya ay alkalde pa ng lungsod. Ayon kay Las Cañas, ang vice-presidente ang pasimuno umano sa drug war campaign na tinawag nilang Tok-Tok Hangyo at si dating Senator Bato de la Rosa na dating hepe ng Davao City PNP ang tagapagpatupad nito. Pero hindi diretsong sinagot ni Las Cañas kung may alam si Vice President Duterte sa extrajudicial killings na nakapaloob sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Lumalabas din sa mga aligasyon nyo na ito daw si Sara Duterte ay dawit din sa Davao killings. Yes, ito yan. Kasi siya nga ang pasimuno nitong Oplan Tocang eh. Nung nakaupo siya as mayor. Hindi lang niya alam na yung ginagawa ng kanyang tatay na drug war, bogus drug war. Pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa
na i-impose ito sa Davao City. Pilit pang kinukuha ng ABS-CBN News ang panig ni Vice President Duterte sa akusasyon ni Las Cañas habang ipinagkibit balikat lang ni Senator De La Rosa ang paratang na ito. Pabaya mo niya siya, mag-alig siya na mag-alig. Nasa mali na siya, konsensya ko. Sabi ko, bahala siya sa buhay. Nabiktima ng scammer ang isang vlogger matapos na magaya ang social media account nito at makumbinsi ang kanyang kasambahay na magbigay ng pera sa suspect. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Lumapit, ayun. May lumapit na lalaki. May batang lalaki. Uli. Sige. Agad inaresto ng mga operatiba ng Rizal PNP ang lalaking ito nitong Sabado matapos salapitan ng isang delivery rider para kunin ng parcel na pinakuha niya sa bahay ng kanyang biktima. Modus pala ng lalaki ang mangopya ng mga social media account. Magpanggap na siya ang nasa profile at hinga ng pera ang kanyang mga biktima. Well, may mga tinatarget sila na usually mga kasambahay, no? At kung hindi alerto yung kasambahay, mapapaniwala nila yun na yung tumatawag o kumukontak sa kanila sa online applications like Messenger or Viber, eh akala nila yun yung amo nila. Isa sa nakopya ng sospek ay ang Facebook account ng vlogger na si Francis Valenza. Kwento ni Valenza, 7,000 piso ang nabudol ng sospek sa kanyang kasambahay noong unang linggo ng Enero. Sabi ko, wag muna nilang i-block kasi baka nga mag-attempt pa ulit. Luckily nga, itong nakaraang linggo, nag-attempt nga sila na hanapin yung cellphone, mga alahas, pera dito sa bahay. At ang gusto ay ipadala due to an emergency case daw na talagang kailangan namin ng pera. Ang di alam ng suspect, si Valenza na mismo ang kausap nito na nakikipag-ugnayan na rin sa pulisya. Naplano ngayon ng entrapment operation and follow-up law enforcement operation. Itinanggi ng suspect na saang nasa likod ng pangungopya ng mga social media account. Napag-utusan lang umano siya ng kanyang pinsan. Pero alam mong ganun ang lakad ng pinsan mo? Hindi ko sir. Desidido naman si Valenza na kasuhan ng suspect. Nagagamit sa fraudulent activities yung aking pangalan. They were able to open a C-bank account under sa pangalan ko using a fake ID. May payo naman ng PNP at si Valenza sa mga kapwa niya vlogger. We should learn how to keep pa rin certain details of our lives very private na hindi tayo magagamit ng ibang tao. Minsan i-check din natin yung ating mga accounts. Okay. Baka may nagdu-duplicate na, no? Regularly, magpalit tayo ng mga password. Naharap sa reklamong swindling at paglabag sa anti-cybercrime law ang 25 anyos sa suspect. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Dalawa ang patay at dalawa ang sugatan ng magbanggaan ng isang water taxi at isang fast craft sa karagatang bahagi ng Verde Island sa Batangas. At live nagpapatrol sa Batangas Port si Michael Delizo. Michael, paano nagbanggaan ang dalawang sasakyang pandagat? Bernadette, patuloy pa ang investigasyon ng Philippine Coast Guard kung paano nangyari ang banggaan o kung sino ang may kasalanan. Wala pa silang impormasyon, lalo pat kaninang tanghali ito nangyari, maliwanag at maluwag sa lugar sa tapat ng Monte Maria Shrine o karagatang bahagi ng Verde Island, Batangas, kung saan ito nangyari. Sa impormasyon mula sa Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority at Puerto Galera LGU na nagtulong-tulong sa pagresponde, dalawang crew ng water taxi na hop and go ang nasawi, ang kapitan at third mate nito. Dalawa rin sa mga pasahero nito na Chinese ang nasugatan at dinala sa pagamutan sa Puerto Galera. Ayon kay PCG Southern Tagalog District Commander Commodore Jeronimo Tuvilla, apat ang crew at lima ang pasahero ng water taxi na pawang mga turistang dayuhan, apat na Chinese at isang Swedish. Mula Puerto Galera, papunta sana sila sa Berberabi Port sa Batangas City nang makabangga ang Ocean Jet Fast Craft. Wala namang nasaktan sa higit 100 sakay ng Ocean Jet na papuntang Calapan City Port sa Oriental Mindoro sa Batangas. Calapan City Port sa Oriental Mindoro at galing ito sa Batangas. Tiniyak naman ni Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan ang tulong sa mga biktima. Sabi ng alkalde, isolated lang ang nangyari at hindi
ito dapat ikatakot ng mga turista. Dapat pa rin daw magtiwala ang mga turista sa pagsakay sa water taxi. Nakalabas na ng ospital ang mga biktima at nagpapahinga na sa kanilang resort sa Puerto Galera. Ipinag-utos na rin ng pamulaan ng Philippine Coast Guard ang masusing investigasyon sa insidente. Balik sa iyo, Bernadette. Maraming salamat, Michael Delizo. Lumago ang ekonomiya ng bansa sa 5.6 noong 2023. Pero mas mabagal ito kung ikukumpara sa nakaraang taon. Isa sa mga itinuturong dahilan ay ang inflation na nakaapekto sa kakayahang gumastos ng maraming Pilipino, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. Nagpapatrol si Jackie Pascual. Pansin ni Janet na kumukonte ang customer niya at yung iba, binabawasan pa ang binibili para makatipid. Lalo namang naghihirap yung mga tao dahil tumaas yung mga bilihin, lalong tumataas. Akala namin bumaba yung mga bilihin. Ito rin ang hinaing ni Edna, nahirap na mag-budget ng pagkain para sa pamilya. Dati kasi 1,000, dami ka lang mabibili. Eh ngayon, magkano na mga kilo ng bigas sa sukal, tsaka yung mga dilata. Halos hindi ka nakakapag-budget. Tulad ng marami, hindi ramdam ni na Janet at Edna ang pagganda ng ekonomiya. Ito ay sa kabila ng paglago ng ekonomiya sa 5.6% nitong 2023. Mas mababa ito kaysa sa 7.6% gross domestic product o GDP growth noong 2022 at hindi rin umabot sa target ng gobyerno na 6-7%. Bukod sa pandemic year 2020, ito na rin ang pinakamababang annual growth rate mula noong 2011. Pero para kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, good news pa rin ang growth rate ng bansa dahil lumakas ang iba't ibang sektor gaya ng services, industry at agriculture. While this growth is below our target of 6-7% for 2023, it keeps us in the position of being one of the best performing economies in Asia. Paliwanag niya, bumagal ang ekonomiya dahil sa mga nangyayari sa labas ng bansa na nakaapekto sa buong mundo. May epekto rin ang inflation dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin, kumonte ang bumili noong 2023. Ayon sa PSA, ang food expenditure growth rate halimbawa ay nasa 0.4% lang nitong 2023, mas mababa kaysa sa 5.7% noong 2022. Ibig sabihin, mas konting pagkain ang nabili dahil sa pagtaas ng presyo. Nakita natin na yung impact niya doon sa food expenditure, no? which is directly affected by inflation. We are concerned about the low growth in food spending due to high food prices, though inflation has moderated in recent months. Moving forward, we need to relentlessly manage elevated food prices. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin si Balisacan na lalakas palalo ang ekonomiya ngayong taon dahil sa iba-ibang reforma at programa ng gobyerno. Sinabi naman ni Finance Secretary Ralph Recto na makatutulong sa ekonomiya ang paninigurong abot kaya ang bilihin sa bansa. Inaasahan naman ng gobyerno na lalago ang ekonomiya mula 6.5-7.5% ngayong taon. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Umabot na po sa 14.6 trillion pesos ang pambansang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng taong 2023 base po sa datos ng Bureau of Treasury. Mas mataas ito ng halos 9% o 1.2 trillion pesos kumpara sa 13.4 trillion noong 2022. Nasa 1.2 trillion ang nautang ng Administrasyong Marcos sa unang taon nito, kung saan nito lamang Disyembre ay tumaas ng higit sa 107 billion pesos ang utang dahil umano sa net availments at exchange rate adjustments. 68.5% mula sa kabuuang halaga ng utang ng gobyerno ay domestic debt, habang 31.5% naman ang panlabas na utang. Pinagpiyestahan ng netizens ang video ng isang babae mula Davao na nagpapakita na tila kamukha niyang imahe sa isang portrait sa National Museum.
May caption na, "Am I her reincarnation?" ang TikTok video ni Veronica Belayo. Bumuhos naman ang reaksyon at pagsang-ayon ng netizens na magkahawig nga ang dalawa. Napansin din ng historian na si Ambeth Ocampo ang video ni Belayo at kinumpirma nito na ang portrait ay isang photo o leyo ng kanyang ina na si Belen Ocampo noong dekada 50. Sa ngayon, meron ng 10 million views ang TikTok video. Itinalugod ng mga leader ng Kamara na tatalakayin na ng Senado ang amyenda sa saligang batas higit isang linggo matapos maghayag ang mga senador na matabang ang interes nila rito. Nagpapatrol, RG Cruz. Ikinatuwa ng mga kongresista na didinggin na sa susunod na linggo ng Senado ang Resolution of Both Houses No. 6 na layong amyendahan ng economic provisions ng saligang batas. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, handa rin ang Kamara na makipagtulungan sa Senado dahil pareho lang naman nilang naistiyakin na taong bayan na makikinabang sa charter change. Hirit naman ang mga kongresista sa Senado, dagdaga naman sana ang mga sektor ng ekonomiya na bubuksan sa mga dayuhang mamumuhunan at bilisan ang debate. Our appeal to them, why also not consider development of exploitation of natural resources and then media and others that we have proposed. So yeah, that's subject to what we have. So we are requesting a more comprehensive economic amendments, nothing on political amendments. Though I'm quite concerned because when I heard the statements of Senator Coco Pimentel, ang sinabi niya, parang kakailanganin ng mahigit isang taon to sa Senado para pag-usapan. So siguro yun ang kailangan natin malaman mula sa mga kaibigan natin sa Senado, yung timetable. They gave. So we'll hold them to that, March. Kinontra rin ng mga kongresista ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may nagnanais maging Prime Minister kaya isinusulong ang tsatsa. I'm challenging those who are accusing the House of Representatives of trying to put in this, you know, pushing for this constitutional amendments. Pakita nyo po yung dokumento na nagsasabi na we are pushing for those type of political changes. That has no constitutional and legal basis. Constitutional. People's initiative cannot change the form of government or the system of government. Kahit naman umaarangkada na ang tsatsa sa Senado, ihahain pa rin ng Kamara sa Lunes ang isang resolusyon para depensahan ang liderato ni Speaker Romualdez at ang Kamara mula sa mga banat ng mga senador. Resolution expressing unwavering solidarity and support to the leadership of the Honorable Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez and the upholding the integrity and honor of the House of Representatives in the face of intense assault from the Senate in violation of the principle of the interparliamentary courtesy and undue interference in the performance of its legislative and constituent function. With the due respect to the Senate, sometimes strong statements require strong answers. Nag-caucus ang mga kongresista ngayong Miyerkules kung saan naglabas ng sentimiento ang mga mambabatas. RG Cruz, ABS-CBN News. Binanatan po naman ni Senador Aimee Marcos ang mga nasa likod ng People's Initiative na layong palabasin umano na maraming Pilipino ang gustong baguhin ang saligang batas. Nagpapatrol, Sherian Torres. Tuloy ang imbestigasyon sa mga umano'y lagayan sa isinusulong na People's Initiative sa kabila ng panawagan ng mga kongresistang itigil na ito ng Senado. Parang hindi kasi maliwanag na wala ng PI dahil sabi ni Pangulo doon sa interview sa Vietnam, pinag-aaralan pa, hindi pa daw maliwanag na patay na yung PI. So tuloy-tuloy lang yung investigation. Sinabataan Representative Geraldine Roman at House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, iginiit na dapat ng tutukan ng Senado ang Resolution of Both Houses No. 6 na magpapaluwag sa konserbatibong economic provisions ng 1987 Constitution. Pero kahit si Senate President Juan Miguel Zubiri, hands off sa People's Initiative probe. We respect the committee set up in the Senate. So kung gustong ituloy ni
Ma'am Amy Marcos sa kanilang hearing, wala po akong magagawa dyan. Pwede lang po tayo makiusap. Punto naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, dapat malaman kung sino ang nagpupundo at may pakana ng People's Initiative. Hirit naman ni Senador Cheese Escudero, bakit itinatanggi dati ng Kamara na wala silang alam sa PI, pero sinasabi ngayon na kaya nila itong mapahinto. Sabi naman ni Senador JV Ejercito, napaso na ang Senado sa mga pangako ng Kamara. Dahil wala nang atrasan sa Davao naman pupunta ang komite ni Marcos para pakinggan yung kwento ng mga taga Mindanao. Ang sabi ng Senadora, bulto yung gusto magkwento ng nalalaman nila tungkol sa People's Initiative at ngayon ay nagsusumite na ng kanila mga sinumpaang salaysay. Ang target dito, makagawa ng batas tungkol sa People's Initiative at kasama na rito yung magiging validity period ng mga makukuhang pirma. Giit pa ni Marcos, dapat nang ibasura ng COMELEC ang mga natanggap na pirma. Depensa naman ang ahensya. Wala pong pinagkaiba yan doon sa nagpapatanggap sa inyo o nagpapareceive sa isang ahensya ng pamahalaan ng isang sulat. Hindi naman po pwedeng itapo namin yung sulat na yan sapagkat meron po kaming liability tungkol sa mga tinatanggap namin mga dokumento katulad po ng mga dokumentong yan. Samantala, binuuna ng Senado ang Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na pamumunuan ni Senador Sonny Angara na magsisimula ng tumalakay sa RBH 6 sa isang linggo. Kagabi, pinagtibay ng Senado ang Resolution 920 ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na nag-aatas kay Senate President Zubiri na katawanin ang Senado sa iyahaing kaso ng question sa constitutionality ng People's Initiative. Sherian Torres, ABS-CBN News. Naglabas na ng pahayag si Vice President Sara Duterte tungkol sa bangayan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pati na rin sa panawagan ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Duterte na mag-resign na ang Pangulo. Ayon sa ikalawang Pangulo, bagamat nirerespeto niya ang kanyang kapamilya, hindi niya kailangang sumang-ayon sa lahat ng sinasabi nila. Nagpasalamat rin siya kay Pangulong Marcos Jr. na naunang sinabi na nananatili ang kanyang tiwala at kumpiyansa sa kanyang bise na siya ring tumatayo bilang kalihim ng Department of Education. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga isyu, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Para sa akin, laging nangunguna ang katapatan ko sa paglilingkod sa bayan. Trending ang hashtag #4D sa muling pagkikita ni na Miss Universe 2023 first runner-up Antonia Porcild at Miss Universe Philippines Michelle D. May payo naman sila sa mga kandidata ng susunod na Miss Universe pageant. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Kinilig ang pageant fans nang dumating sa Pilipinas si Miss Universe 2023 first runner-up Antonia Porcild ng Thailand nitong Lunes ng gabi. Reunited sila ni Miss Universe Philippines Michelle D na siya pa mismong sumalubong kay Antonia sa airport. Besties ang dalawa sa pageant kaya trending agad ang hashtag #4D. Masaya ang dalawa sa unang project na magkasama sila. Isang cover shoot dito sa Pilipinas para sa sikat na magazine. So glad that that's what you represent, something that is actually a genuine friendship, actually represents the unity of two nations. What I admire most about Michelle is that she is someone who is, and I brought this up earlier as well, that she is someone who is not afraid to be who she is and be her true authentic self, which is something that is really hard to find, especially in the beauty queen industry. Kwento ni Antonia, kahit sa Thailand, malakas ang hiling ng fans na bumisita si Michelle. Every time I go to see the press and we talk about Miss Universe, there's at least one person that says, "So how are you and Michelle? When is she coming to Thailand? Did you invite her? How is the Porty family? Why do they call her daddy?" So many questions. I actually did invite her.
to Miss Universe to Thailand. To come and be a part when of that Miss Universe Thailand 2024. I was actually supposed to be in Bangkok. Unfortunately, that didn't push through. But you know, Bangkok, Thailand is so close to the Philippines that it's literally just a few hours away. So anything is possible. Payo ni na Michelle at Antonia sa mga susunod na candidates ng Miss Universe, magkaroon ng mas mabigat na layunin at dahilan sa pagsali bukod sa corona. It's so much more than the glitz and the glam. But the moment you have a purpose and you have the passion, the fire starts and then you really start to work for it. The beauty of having a deeper purpose in your journey is that when you actually don't bring home the crown, you still make that impact. It doesn't, because your purpose isn't just the crown, but it stems so much deeper than that. And like for me, I was able to inspire so many people. Inaabangan na ang mga bigating kandidata na sasabak sa Miss Universe Philippines 2024 habang ipapasa naman ni Antonia ang kanyang crown sa Miss Universe Thailand competition sa Agosto. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Sa poll sa CCTV, ang magkahiwalay na insidente ng holdapan at snatching sa Malate, Maynila. Naaresto naman ang isa sa mga suspect sa naturang pang-holdup at positibong kinilala naman ng biktima. Nagpa-patrol Robert Mano. Bandang alas 3 sa madaling araw nitong January 25, kitang nag-withdraw ng pera ang lalaking ito sa ATM sa Malate, Maynila. Ang hindi niya alam na ispata na siya ng anim na holdupper. Matapos mag-withdraw, nilapitan siya ng mga suspect. Nakatakbo pa siya pero inabutan din ng mga suspect na may dalang mga baril. Nakuha sa biktima ang kanyang cellphone at 3,000 pisong cash. Ayon sa biktima, papasok na siya noon sa trabaho. Sabi ko mag-withdraw dahil nga po dun sa papadala ko sa nanay kong pera, yung panggamot ng nanay ko at saka pambayad sa bahay na inuupahan ko. Ang ginagawa ng kapulisan at saka ng mga barangay, talagang nagjo-join forces na talagang nagkataon lang na siguro mayroong spatter, umikot, alas 3 pasado na, mga 3:20. Kanya nalusutan yung mga polis at saka yung barangay ko, barangay Tanod. Ngayon naman, nag-usap naman ni Colonel Cortez para mabipa pa security. Naaresto na ang isa sa mga suspect ngayong Miyerkules. Positibo itong kinilala ng biktima. Malapit siya sa akin eh. Siya yung umaagaw ng bag ko eh. Kaya nakataas yung ano niya, yung nakataas yung helmet niya. Wala siyang face mask. Kaya siya na-identify ko. Ngayon po ay nandito to sa kustudiya ng Paco PCP kung saan nahuli naman ito dahil dito sa paglabag sa isang ordinansa kung saan nga nalaman din natin na meron pala siyang warrant of arrest sa kasong murder. At yung motor na ginagamit niya, nalaman din natin kasi nung nasita siya, nakamotor siya, nalaman natin yung motor ay carnap din pala kasi lumutang doon yung isa sa biktima. At tinitingnan din natin yung iba pa niyang koneksyon sa iba pang mga insidente ng akyat bahay at carnapping dito sa lungsod ng Maynila. Nitong Lunes na madaling araw, isa namang insidente ng snatching ang nangyari sa parehong barangay. Ang biktima, isang dayuhan. Kita sa CCTV ng barangay ang paghablot ng nakamotorsiklong suspect sa cellphone ng biktima habang patawid ito sa kalsada. Hinabol pa ng biktima ang rider na muntik pang makabangga ng pedestrian sa Taft Avenue. Meron na rin mga insidente dito na nangyari na ganyan na nahuli naman agad natin at naniniwala tayo na mahuli din natin itong mga gumawa na ito. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa dayuhang biktima para makunan ng pahayag tungkol sa insidente. Iniimbestigahan na rin kung iisang grupo lang ang responsable sa dalawang insidente. Robert Mano, ABS-CBN News. Arestado ang 7 hinihinalang miyembro ng umano'y notorious na Ampuan Criminal Group habang nakatakas ang 3 target mismo ng warrant of arrest sa nangyaring encuentro sa barangay Mahayag, Santa Margarita, Samar nitong Martes. Ayon po kay PNP PIO Acting Chief Colonel Jean Pajardo, posibleng nakatunog ang grupo na isisilbi ang warrant dahil may dalawa ng unang na aresto.
Sa imbisigasyon ng PNP, isang malaking grupo ang ampuan na sangkot sa iba't ibang ilegal na gawain tulad ng gun for hire at patayan sa naturang probinsya. Sinasabing sumapi na rin ang dalawang iba pang criminal group sa ampuan group. Nagpapagaling na ang apat na sugatang pulis habang nagbigay ang PNP ng ayuda sa naulilang pamilya ng tatlong napatay na pulis. Dinadain ko ng ilang transport group sa kamera ang umano'y pahirapan na pagrehistro ng mga hindi nakakonsolidate na PUV. Pero giit ng LTO at LTFRB, hindi dapat maging hadlang sa pagkuha ng requirements sa registration o maging dahilan ng panghuhuli ang kabiguang makapag-consolidate. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Pinayagan mang makapasada hanggang katapusan ng Abril ang mga Jeep at UV Express na bigong pumasok sa kooperatiba o korporasyon. Reklamo ng ilang grupo sa pagdinig ng kamera, pahirapan pa rin umano ang pagkuha ng confirmation mula LTFRB para sa pagre-rehistro ng unconsolidated na PUV. Marami na rin anilang nasita sa daan. Ay kahapon ay kasama po ako ng isang membro namin. Sinita siya ng LTO, ng LTO-NCR. At hinahanapan siya ng extension ng PA at hinahanapan din siya ng rehistro ng kanyang publica ng kanyang jeepney. Hindi ka po bibigyan ng insurance ngayon kasi hindi ka consolidated. At kapag ka nag-register ka naman, nag-login sa kukuha ng confirmation sa PTAPS, decline kasi hindi po siya naka-consolidate. Pero giit ng Land Transportation Office, hindi pa dapat maging dahilan ng panghuhuli sa PUV ang kabiguan nitong mag-consolidate. Tiniyak din ng LTFRB na alinsunod sa extended deadline na ibinigay ng Pangulo, hindi muna requirement sa pagkuha ng confirmation mula sa ahensya ang affidavit of undertaking o application para sa consolidation ng Jeep o UV Express. I will look into this personally, Mr. Chair, no, because as far as briefing our enforcers are concerned, malinaw po yung extension. Kung kasama po kami dun sa may pagkukulang, gusto po naming tawagin yung atensyon ng empleyado namin kung bakit hindi nabigyan ng confirmation. Sabi ng ilang kongresista, hindi extension ng deadline para sa consolidation ang kailangan ng mga chopper at operator, kundi karagdagang panahon para repasuhin ang PUV modernization program. Panawagan nila, huwag nang gawing sapilitan ang pagsali sa kooperatiba o korporasyon. Let them realize na mahirap pala talaga mag-loan pag-individual. I need to join the kooperatiba. But kung merong individual driver na capable naman na mag-loan, why don't we give them a chance? Nagamit po ninyo yung power and authority ninyo to oblige them to join. Pagka po ba hindi nag-cooperate sa inyo, bibigyan ninyo ng CPC? Di po ba hindi? And then, hindi po ba sila makakapag-renew? Dumepensa naman ang DOTR at LTFRB. Malaya po silang pumili kung sino po ang makakasama nila to voluntarily join together. Mungkahi ng chairman ng komite, imbes na pagmamayari ng mga jeep, operasyon na lang nito ang i-consolidate. Ipagpapatuloy ng komite sa susunod na linggo ang pagdinig. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Usap-usapan matapos na spotted na magkasama si Catherine Bernardo at Jericho Rosales. Lumutang ang iba-ibang espekulasyon gaya ng kung senyales na ba ito na magsasama ang dalawa sa isang proyekto? Nagpapatrol MJ Felipe. Trending ang video na ito kagabi. Sina Catherine Bernardo, Jericho Rosales at John Manalo magkakasamang nagjo-jogging. Pati ang selfie photos na ito ng uploader na si Joanne, kasama si Kath at isa pa kasama naman si Jericho. Nabulabog ang social media at kanya-kanyang hula ang fans kung ito na ba ang sign na magkakasama na ang dalawa sa isang proyekto. Noon pa man, nagsabi na si Jericho na gusto niya makatrabaho si Catherine at madirek ang Kathniel love team noon. Catherine kasi parang wala. Talagang for me parang top of mind yung ano eh, kung sino yung gusto mong makatrabaho ngayon na ano. Parang naisip ko lang yung idea na yun. She has something eh. Meron siyang something. Alam mo yun na parang for me maganda tignan. Yes. And why not, 'di ba? Sagot ni Catherine. Open kami ni DJ naman kung mangyari yan. Magandang opportunity.
Noong 2018, muling natanong si Echo sa posibilidad na makatrabaho si Catherine at ang love team. Even before I remember Jericho, when you did the Star Studio Anniversary Magazine, you told me that even very vocal na gusto mo talagang i-direct si Catherine. Well, even wanna work with her. I think kasi parang naglalaro lang kami noon, no? Nung parang ito yung scenario, ganyan, kunyari, director ka na, ganyan, sino gusto mo i-direct, ganyan. Siyempre, tuwan-tuwa ako dun sa dalawa na yan. Hindi rin na bago ang sagot ni Catherine. Kung maayos na itong skill, di ba, why not? We'll be honored kung na kami yung maging artista niya sa una niyang movie or kung ano man yun, if ever. Yeah, open naman kami. Fast forward to 2023. Sa gitna ng issue ng hiwalayan ni na Catherine at Daniel Padilla, kanya-kanya nang suwestyon ng fans kung sino ang pwedeng makasama ni Catherine sa future projects nito. Nag-react naman si Jericho sa post ng isang fashion magazine tungkol sa mga pwedeng makaparehas ni Kat. At sinabing, "While I love to be paired with this gorgeous leading man, I think it would make more sense to work with Kath at this moment." Ngayong napapadalas ng makita ang dalawa, mas lalong umiinit ang hakahakang nalalapit na ang much-awaited project na pagsasamahan nila. MJ Felipe, ABS-CBN News. Boy. Ano? Kaya delikado mag-jogging. Bakit? Nang may kasama. Oh. Nakita mo yun, napag-chismis ang agad. Madami naman eh. Kayo malisyoso. Hindi naman sila yung tayo yung malisyoso. Uy, pero pwede mo, nga. Ang maganda yung pinalabas natin. Yung galing sa bangko, nag-withdraw. Dako. Oh. Eh, may dalang bag, nandun yung pera. Mm. Tapos naglalakad na ganyan. Ay, madadali ka talaga. Ayun, na-hold up. Yung pera ang masakit noon, 3,000, no? Padadala sa probinsya, pambili ng gamot ng nanay. Oo. Oh. Ay, grabe. Pambayad pa ng renta. Oo. Oh. Ay, mahirap naman yung nag-withdraw ka ng pera, lalabas ka ng banko, may dala kang bag. Sana kung hindi ka maglalakad, may kotse ka agad na naghihintay, pwede. Yun. Ay, maglalakad. Yun. Nadali. Meron mga ganun, mga ATM machine. Oh. Ang dami nakatambay. Bago ka makapunta doon sa ATM machine. Yun ang nakakalita ko yung ATM daw, baka arisina ng mga banko. Hmm? Bakit? Ay, marami nga hold-upers. Ano ba? Huwag ka nga ganyan. Hindi. Diretso na. Kung gusto mong mag-withdraw, papasok ka na ng banko. Ah. Yun naman dati. Napaka-inconvenient naman nun. Ayun lang. Anong gusto mo? Inconvenient o ma-hold up ka? Hindi naman lahat. Mag-ingat lang. Ikaw kasi cheque ka palagi. Credit card. Hindi na uso ang cash ngayon. Oo nga pala. Hindi na. Wala na walang cash-cash ngayon. Gcash. Lalo na kung wala kang pera. Wala rin cash. Kung wala kang pera, hindi uso ang cash. Wala. No cash. Yan po mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Mga palaging walang cash. Kami. Lagi kami walang cash. Kasama ako. Ako din. Oo. Sige na po. Ayaw nyo lang mautangan. Ito, makinig kayo. Importante po ito, ha? Sige. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Talaga? Nakitira pa? Paano binalita na natin lahat? Nakitira pa? Ako po si Bernadette Sembrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Maraming salamat po. At magandang gabi, bayan. Uy, sobrang importante.